So pagkatapos po natin humuntang magaling sa magagandang kapamilya ni Geraldine ay pinaligan ulit natin ang mga manunulungan na magdadala ng sabit sa mga ninong at tinang. 15 kilo ng baboy para sa bawat isa at pati mga umpi ay sa bilang ay kasama. Bukod dito ay mayroon ding gin na kwatro, mga sumang, kalamay, kape, suka at toyo. Ay di yung mga tagamuntin tubig at kakilala ng kapamilya na Wilson ang siyang magdadala sa mga ninong at tinong. Ngumo kami ang mamamaysan ang dimanong lalargang mapilis para magdala at maghatid ng sabit na may kasamang matamis na bungis-ngis. Hindi ho ito takutan sa mga gustong tagaibahan ng mga kabaysan. Ay nagkataon ho lang na ang kasalang Wilson at Geraldine ay matagal at sadyang pinagandaan. Dahil ika nga ay minsan lang naman tayong ikasahan sa ating tanang buhay. Dadali na ho ang mga sabit sa mga ninong at ninang. Ang sasabitan daw ho ay 20 katao. Mga ninong, ninang, umpe kasama na dyan. At ngayon ang ikinakarga. Una ikinakarga ngayon ho ay yun daw mga dadalan muna sa Pakalat daw sa Barangay Muntintubig sa Sitio Santa Margarita. Opya! Inabantilaan ng kaunti. Tig 15 kilo ng baboy ang ninong at tinang. Pare-pareho na pare? Pare-parehas na. Ay di ang dalaho na rin, ay di doon muna sa Santa Margarita. At ang magdadala ay yun ang aming dating kapitan, si Kuya Ingo Acebo. Diretso lang ang dadaan ay sa dami ka namang dala ng mamamaysan ay yun lang kung hindi ka gutumin yan. At dahil baysan ang Batangas, syempre hindi nagpaiwan ng mga tropa, kaibigan, kamag-anak, walang tumakbo, walang tumakas. Kaya inarian na rin ho ang pagluluto para makapadanghalian ang lahat. At kayanin ng tuhod kahit maghapong hindi makaupo, kailangan may laban ng tiyan para sa trabayo walang ngangal-ngal sa ngal na pag-ibig ng ating ikakasal. Adobong Batangas. Pag adobong Batangas, kuya, anong halo-halo natin dyan? Anong mga rekado nyan? Ano lang yan, toyot suka lang yan. Saka suwete. Patatas at kasaya, mawag sundan. Ayos na. Boss, ano naman to? Tausi. Tausi. Black beans. Tausi, black beans. Ito yung ulo ba ng baboy? Saka paa. Ulo, paa. Boss, ano naman to? Dinuguan. Dinuguan. Sasangkutsayin pa. Boss, ano to? Bopis. Bopis? Yeah. So, pag bopis, baka. Baboy pa rin. Ayos na, nakakain na, kaya balik tayo sa pangungulit na parang lorong maligali din sa bisperas na kasalan sa Barangay Calamyas. Ay syempre, sa kwentong pag-ibig ay hindi tayo nagpadaig, nagkalaboy ang bundat Kristipernin muna tayo na walang tigil ang bibig para ating maulinig kung paano ay binagay ng langit ang matamis at mainit nilang pag-ibig. Nagkakilala po kami ni Wilson kasi schoolmate po kami sa site, sa Dr. Juan po. Parehas po kami nung 4th year, and then yung friend po niya, saka friend ko po ay magkakilala po pala. Tapos po, after po nung nag-first year college po ako, nagme-message po siya sa akin. And then, dadma lang po. Tapos po, yun, hanggang pong tinanong niya po kung pwede po talaga siyang mangligaw, sabi ko po ay di po muna kasi nag-aaral. Nagsimula kami sa, meron akong girlfriend na kabarkada niya. Tapos, nung kami nag-break, nagka-chat kami ni Geraldine, tapos yun, nagsabi ako sa kanya matagal na maliligaw sa kanya, pero di pa niya ako pinagbibigyan. Mga 2 years bago niya ako pinagbigyan maliligaw sa kanya. Nag-introduce po sa akin kay Wilson is yun pong boyfriend po ng kabarkada ko po. Dun po yun sa Sorosoro po yun, natatandaan ko po. Para pong get together po ng graduation po, kasi last ano na po magkikita-kita. Tapos, yun po, ngitian lang po kami that time. Tapos, hinanap daw po niya ako sa Facebook, and after that po ay siya ay tuloy-tuloy na po ang pag-message po sa akin noon. Hanggang sa nalaman po niya na ako po pala yung pinakilala sa kanya nung kaibigan po niya. Unang paglabas namin ni Geraldine ay inimbitahan ko siya sa sine.
para unang pagkikita namin ng personally, dati kami sa chat lang, sa text lang. Eh nung naka ilabuan na kami, ilang araw na kami, niyakap ko na siyang lumabas. Unang labas namin ay panunod ng sino sa Lipa. Ang first date po namin, natatandaan ko ay, nag-OJT pa po ako. Kinaon po niya ako sa school na pinag-OJT-han ko po. Tapos sabi niya po, nag-ipon daw po siya ng pansini po namin that time. Kasi po wala pa po siyang trabaho po noon. Sabi niya, nag-work daw po siya sa kanyang pinsan para daw po may pansini kami. And then niyakag niya po ako sa SM Lipa. Yun po yung pinaka-first date po namin. And yun po, nanood po kami ng movie ng kami lang pang dalawa. Tapos kumain kami sa, ang pabiro niyang pagkain nilagay yung McDo. Yun lang. McDo lang kami ng McDo. After po noon, kumain po kami and then uwi na po kagad kasi po mayroon po pang OJT bukas. Noon, talagang nanuyo po siya ng more than 4 years po. Tapos po, nung magagraduate na po ako ng college po, yun po, sinagot ko po siya ng July 8, 2015 po. Nagtuloy-tuloy na po hanggang umabot po kami ng 8 years po. Tapos last year po, August 8, 2022 po, nag-propose po siya sa Tagaytay. Nagpaalam po muna siya sa amin na hindi ko po alam. Pati po yung mga co-teacher ko po, pati po yung kanyang mga katrabaho, kakontsaba po pala niya. Kaya po pala siya nagayakag pa Tagaytay. Tapos yun po, napagplanuhan po namin na ngayong taon din po ay makasal na po kami. Pauna pala ang huyan sa mga talata ng kwentong pag-ibig ng dalawang puso pinagpala. 2 taon bago nagkaligawan, 8 taong magkasintahan bago dumating sa araw ng pagharap sa dambana ng simbahan. Pero bago ang lahat, atin muna ang balikan ng ating mamamaysan. Ayon ay inilabas na sa karsada ang dandaran. Sa 10 baboy at 1 baka, abay, kailangan talaga maraming gulo kang hawak para mapabilis ang paghihiwag. Dahil mabilis na tumatakbo ang oras, abay, inaasahan na ang dandaran ay matigas. Hindi pwedeng palantalantutay dahil maya-maya pa darating na ang mga kabarangay. Nahilap na ang balat ng baboy, kaya ang gilit at gayat ay tuloy-tuloy ay mamuti-muti ka ngayon. Siguradong mamumula ka mamayang hapon sa dami ng chicharunin. Hali-halili na kung ito'y haluay. Lagi titang maiting sa tulyasing matineng. Hindi naman maluluto ang mga menu kung walang rikado. Yung mamamaysan, kanya-kanyang toka at trabaho. Kaya mayroon ding maingat na nagagayat ng mga pangsawag sa karne bago sa tulyasi ay isugbong. Sibuyas, bawang, sile, carrots, luya at iba pa. Nariyang dilim na hindi pa rin binibitawan ng kanilang kutsilot sangkalan. Oha! Ang palaya! Malamang sa malamang, ari ay sa bakay sasama. Halos walang tigil eh ang paglulutaw. Kaya naman marami ang kailangan isubay sa plastic labo. Hindi ho ito mga sarong kunita na kumakanta ng balutin mo akaw. Sadyang pagkakaluto ay makikita ang mga eksenang ganito. Ang mga yan ay ilalagay sa styrofoam o anumang kahon para manatiling mainit kapag inihayin sa gabi o hapon. Yung kanin, si Mamay Anton ang namuno sa paglulutaw. Marami ang luto din iyan, kaya asahan na isusupot din at itatabi muna hanggang sa susunod na hayain. Lapit na naman natin si Boss Eddie Janet, tatlo na nagtitimpla ng morkon. Sa ibang lugar ang tawag ay embuti daw. Mayroon ding salit na baboy ay karning baka ang kasama at nag-usisa tayo kung ano bagang halo ng kanilang obra. Paano ba tayo magluto ng morkon ba? Morkon. O ano ba pinakaiba ng morkon at imbutido? Morkon, nasa Batangas eh, morkon. Pares lang yun, pares. Pares lang. Sa Manila, imbutido. Sa Manila, imbutido. Pagka dito sa Batangas, morkon tawag. Ay, anong halo natin pagka ganyan? Ganun din. Guyas, bawang, sili, itlog. Iso. Hotdog. Nag-iso na kaya? Blue pepper. Nag-iso na yan? Napa. Iso. Green peas. Green peas. Pasas wala. Toyo. Pasas. Asukal. Pasas. Pasas. Lahat aja. Ilalagyan ba asukal yan? Oo. Oh, ipampa... Panyan. Neutralizer. Oh. Mga ilang piraso yan, kuya? Mga 120. 120? Ilang kilo yan? Mga 15 lang. 15. Na mekos-mekos na ang morkon, tama na ang timpla kaya babaluti na. Para daw mabilis maluto ay aluminum foil na ang gagamitin. Mas magaling daw itong uminit kumpara sa dahon ng saging. At ang ating meron sa pagbabalot ng morkon ay ang tiyuhin ni Wilson na kung tawagin ay si Pogi Isguera. Pati na rin si Bustato na lahat ay kinakaya. Takal ng 1 tasa kada 1 balot ng morkon pero lalahiran muna ng mantikilya. Yung iba hiwalay ang lagay ng ibang ligado. Dahilan para tawagin siguro sa ibang lugar na embutido. Pero dini ho,
Lahat ho'y pinaghahalaw para bibiluti nila ang hapon na rin ang mapasalang. Nang maluto ay inahulang at inilatag na muna sa lamesa. Palalamigin na muna sa gabing dadaan bago ihayin kinabukasan sa baysanan. Pero bago ang lahat ay amin munang titimusan kung umubra ang timpla at kung morkon nga ang lasa. Hindi naman lahat ay minorkon, nagtira din para sa lumpiang Shanghai. Mga babae naman na nagpagulong sa kanilang malalantik na kamay ay siguradong ang kakain na rihayahay. Ate, pahingi muna ng kape at naumay na kami sa katitikim dine ay siyempre barako ka re. Hahay, bangong-bango eh! Ang happiest moment po, yung first time po namin mag-celebrate po ng anniversary po sa AK po. Yun. Kahit po ganun, pinag-ipunan din po namin yon. Na pinayagan naman po kami both side ng parent namin na mag-celebrate po sa AK. Sunod po ay dinala niyo po ako sa Caloruega po, sa Nasugbu po. Kaya po yun po yung naging way. Kaya dun po yung prenup po namin. Kaya sabi ko dun na lang tayo mag-prenup kasi ang ganda po ng lugar. Tapos po yung pinaka the best po ay yun pong sa Tagaytay po. Nung nag-propose po siya. Kasi sabi ko po, ang gusto ko po pag kung sakali, ayun pong malamig po ang panahon. And then para po talagang nature, kasi nature lover po. Talaga dinala po niya ako sa Tagaytay po. Ang pinakamasayang memorable yata nung lumabas kami nung nagpunta kami sa Caloruega, sa Sky Ranch, tsaka sa Tagaytay. Masaya naman. At doon kasi nakita laging nakangiti. Nag-propose ako sa kanya sa Tagaytay. Kinuntsabo ko yung kanyang kabarkada, naka-teacher din. Pinatanong ko sa kanya kung anong size ng singsing para hindi malaman ni Geraldine na magpo-propose ako. Tapos yun, sinabi sa akin, bumili ako. Nung kami nagpuntang Tagaytay, nag-rides kami. Doon ako nagsabi sa kanya na magpapakasal na kami. Kung papayag siya, magpakasal na kami. Ano po siya? Nung nangyari po ay sabi niya, tara sa Tagaytay. Nagtataka nga po ako, ba't payag po ang aking ina? Tapos po, nung dinala po niya ako, sabi niya, nagpabook daw po siya doon sa hotel po. And then sabi ko, maganda doon, may music. Dinala po niya ako sa restaurant. And then, pagkatapos po nun, sabi niya, may sasabihin daw po siya, hindi niya po ibigay sa akin yung bag niya. And then, kung ano daw pong gusto kong orderin. And then, pagkatapos po noon, nakatalikod po, sabi niya po, kung pwede daw po, pakasalan na daw po niya ako. Tapos, tinanong ko po sa kanya, kung alam po na magulang ko. Kasi sabi ko nga po, mas maganda po yung may respeto po sa magulang. Yun po, sabi naman po niya, alam na po ng mga pamilya ko po. And yun po, hindi ko po maipaliwanag yung feeling na nagpo-propose po sa yung taong mahal mo. Yun po. Bago ako mag-propose kay Jaren ay nagpaalam muna ako sa kanyang ama't ina na kung pwede na mag-propose na ako sa kanya. Nung nakaraang taon pa naman ako nag-propose, sabi ko, hindi muna sa ngayong taon, next year kami magpapakasal. Ang habilin lang nila ay yung wag muna daw nung araw na nag-propose ako, wag muna daw papakasal nung taong iyon. Sabi, palipasin muna daw ang ilang taon, pagawa muna, paayos muna ang bahay bago kami magpakasal, yun. Tinapad naman namin ni Jerly bago kami magpakasal na paayos nito yung bahay. Sabi niyo po ay, mahal, will you marry me? Kasi ito na po yung oras na gusto na daw po niya na magkasama na po kami. Message ko lang sa kanya na salamat at pinagbigyan niya na ako na sinagot niya ako na magpapakasal na at lagi siya na sa tabi ko. Message ko lang po sa kanya ay sana po ay kung ano ko po siya nakilala ay ganun din po kami sa pagsasama. Tuloy-tuloy lang po yung nasimulan po namin ng maayos po yung pong mahal ang isa't isa, nakikinig po sa isa't isa, at may respeto po sa isa't isa. Halos natapos na ang lahat ng tatarin, kaya kinahapunan ay inilatag na ang hayin. Yung aming mga kababayan na ho ang nagkasikasaw para masigurado na lahat ng putahe ay nasa lamesa. Plato, baso, tinidor, kutsara, lahat inilabas na. Ay alam naman natin yan na kapag may baysaran, siguradong may pahapunan at konting hintay lang, maya-maya pa'y darating na ang mga kabarangay. Ganyan talaga dahil ang ating mga inihahanda ay para sa kanila at sa mga darating pambisita. Dumating din ang mga tropa, naglagay ng lamesa.
eto na nga sinasabing bahaging masaya. Yung baga ang iyong mga barkada ay makahunta. Kumbaga minsan sa iba, ika nga ay isang pisa kaya darating at darating ang mga kaibigan at kasangga. Tayo'y napatabi uli kay Master Chef Eddie na pagtitimpla naman ng kalderetang baka ang dinadalay. Lagay ng paminta, laya perins, ketchup, hot sauce, pickles, asukal, pineapple juice, keso, reno at iba pa. Ang TUO din naman ng mga bata at matanda ay pinagkaabalahan ng pagpiprito ng crispy pata, pilantika ng mantika, pero iyan ang gustong gusto ng ilulubog na laman at taba. Ari ay hinalbos na ho ng maaga, pinatigis ng maigi para siguradong maugong ang lutong kapag inahon. Pero hapkok palahang ho ang dali niyan dahil sa umaga pa ng baysanan uli yan isasalang. O teka, baka magkalimutan, nagkasadin ho tayo ng goto? Abay sa dami ng balat at laman loob ng bakay, nasa 3 tulyasi daw ho ang kayang ikarga. Pero dalawa daw muna dahil maaga pa. Kinahapunan, sa dami ng humigop ng sabaw, abay halos maiga at halos wala ding nilangaw. Pero marami pang laman niyan, binantuan na lamang ho ng tubig para makahigop ulit ng sabaw. At kasama din ho yan sa inihayin sa hapunan. Yung mga karne na nalagyan na ng rigado ay tinakluban na muna ho ng kulambaw. Diyan muna sila sa batiya para dumigit ang mga palasa. Pero magdamag hanggang umaga ay makailang beses iyang hahaluay para ang lasa sa bawat hiwa ng karne ay tumiim. Dagundungan na ang tunog ng sound system. Ang pagkakalakas ganang tunog na rin si Tolets ng barangay San Agustin. Bago magtanghali ho sila dumating, pero mabilis din nakapag-setup at nakapagpaingay ng mga tugtugay. Nire-recommend ako ho are kung gusto niya ng maingay at lumutang sa ere. Gabi na pala, abay maya-maya magsasayawan na. Linis muna ng bulwagan at nagbibihis na rin daw ang magkasintahan. Ito na ang sentro ng okasyon pagsapit ng gabi sa mga kasalang Batangas. Ang magsayaw ang kakasalin para masabitan ng pera sa bawat giling. Ayan na nga, lumabas na ho sina Wilson at Geraldine. Magsisimula na sila na kanilang unang hanap buhay na bibigyan kulay ng kanilang mga langkitang sayaw. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Message ko po sa magulang ko po ay
Ako po yung nagpapasalamat ng sobra kasi napaka-supportive po nila sa amin simula po nung una, nung pong pamamanhikan, hanggang sa prina po, kasama po namin sila. Siya po yung parang nag-ano sa amin kung anong post, siya din po yung nagbibideo. Talagang supportado po kung ano pong mga gusto namin gawin sa kasal namin. Talaga pong thankful po kami na sila po yung aming parents po. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tumulong sa paghanda sa aming kasal, sa lahat ng mga nandito ngayon sa amin, sa kaarawan. Maraming salamat sa inyo. Sana po maging okay po lahat. Sabi nga po, wala naman pong perfect na wedding, pero sana po maging okay lahat. Mula po sa panahon, sa mga bisita, sa gaganapin po sa simbahan. Yun po.